Attorney Antonio Carpio balik atake sa Pangulo pagkatapos na hindi matuloy ang kanyang pangarap ng debate with President Duterte at inatrasan niya naman ang hamon ni Secretary Roque na kung saan pagkatapos na hindi matuloy ang kanyang pangarap ng debate with President Duterte at inatrasan niya naman ang hamon ni Secretary Roque na kung saan mas mahalaga ang kanilang mga dapat na pag-usapan sa debate katulad ng Scarborough Shoal at itong Mischief Reef. Pero sabi niya ay pointless daw. Ngayon po sa video ito, papakita po natin sa inyo ano ba talaga ang tunay na nilalaman ng arbitral ruling. Yun pong reklamong isinampa nila nung panahon ni Pinoy laban sa China matapos nitong magkaroon ng standoff sa Panatag Shoal na nagresulta sa pagtalikod ng Pilipinas sa claim nito at nawala tuloy sa atin ang walong mga isla sa West Philippine Sea o South China Sea. Ma'am, noong July 2016 po ay naipanalo po natin yung arbitration case sa UNCLOS laban po dito sa pag-angkin ng China sa mga isla sa West Philippine Sea. May mga nagsasabi po, Professor, na ito po ay quote-unquote award lang at hindi po talaga concrete decision na sa atin talaga yung mga isla. Ano po ang masasabi niyo po dito, Dr. Carlos? Well, siguro kanya nagkakaroon ng misunderstanding is because we keep on using the word award. Nothing was awarded to anybody. Meron lang sinabing dineclare ang isang prinsipyo doon na yung kiniklaim ng China doon sa kanyang 9-dash line ay walang basehan. Yun lang naman eh, walang award na binigay, no? Kasi kung may award, ibig sabihin meron siyang binigyan ng isang benefit ng isang country, hindi. Nag-declare lang siya na yung kiniklaim ng China na dinrawing na yung 9-dash line ay walang basehan. Professor Carlos, ngayong meron pong mga structures na ang China sa ilang shoals o bahagi po ng West Philippine Sea, mahirap na po ba silang mapaalis, Dr. Carlos? Mahirap talaga. Nag-umpisa na yan nung pagkatapos nating mapaalis ang mga Amerikano sa Subic at Clark. Nag-umpisa na sila ng 1993. Inumpisa nila ng mga kawakawayan sa Mischief Reef. Pero I'm sure nakita nyo kung ano na ngayon ang mga istruktura dyan, lalo na doon sa mga artificial islands na pito na binild nila na highly weaponized. Alright, Professor Carlos, marami-rami na rin po tayong mga isinampang diplomatic protest ang ating pong pamahalaan. Ano po yung nakikita niyo pong kalalabasan po nitong mga diplomatic protest na po ito, Professor? Well, siguro sa iba, akalang nila formal lang yan, pero mabuti, dilunurin mo sila ng diplomatic protest habang ikaw ay naghahanap ng solusyon kung paano sila mapaalis dyan sa ating exclusive economic zone. Ang isang solusyon ay sumapi tayo dun sa Quad, yung Australia, India, Japan at US, kung saan sila ay magkakaroon ng isang bungkus na common interest and baka maging parang collective security alliance siya. Total, meron tayong mutual defense treaty sa Amerika. So talagang alay natin ang Amerika. Okay, so Professor Carlos, you're saying na kapag po pumasok na po itong US at iba pa pong mga kaalyado na bansa sa West Philippine Sea, mas makabubuti po ito sa Pilipinas. Tama po ba, Professor Carlos? Yes, kasi siyempre iba yung marami kayo kaysa isa ka. Pagtatawanan lang tayo ng China kasi alam naman ng lahat kung gaano tayo kahina ang ating military, di ba? So, kanya nga, hindi pinakialaman ng China yung arbitral tribunal declaration na yon because kaya niyang gawin kasi very strong siya militarily. No? Ganyan naman ang nature ng international law. So, miski anong resolution ng United Nations, miski pa resolution ng Security Council, kung ayaw talaga ng mga bansa na i-enforce ito, it's only a piece of paper. Siguro yun ang context ng salita ni President Duterte. It's only a piece of paper because kung wala kang puwersa na susuportahan yun, papel nga yun, di ba? Laway lang. Dr. Carlos, Gani Oro po. Good morning.
Early morning, Gunny. Hindi po ba, hindi lamang po ang China ang nakapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas? May mga isla rin dyan na okupado ng Vietnam at iba pang mga bansa. Pero bakit parang sa China lang po tayo nakafocus? Well, kasi tama ka, Gunny. Meron din mga struktura dyan ng Vietnam, no? Sa China tayo nakafocus kasi sobra siyang agresibo. I'm sure alam nyo na kailan ba yun na more than 200 yung pinart niya dyan, diba? So, pwede namang siguro kahit sino kung gusto nilang magtatag dyan. Ang importante lang ay meron tayong kasunduan na okay, magtatag ka dyan ha. Kasi exclusive economic zone yan at nag-aagawan tayo ng claim dyan sa area na yan. Yung China, yung Vietnam at iba pang mga Asian countries dyan, parang hindi sila kumikibo? O hindi lang natin nalalaman? Alam natin yan. Alam natin yan. Nakikita naman yan eh. Sa their physical structures there. Pero ang sinasabi ng China, pag tinatanong namin ba't nila ginawa ito, ang sabi nila kinopya lang daw tayo dahil tayo talaga yung unang naglagay ng runway sa PAGASA. Pero I'm sure alam nyo namang walang comparison yung puro talahib na runway natin at yung napaka-sophisticated at advanced nila structures nila sa kanilang mga artificial islands na pwedeng-pwede silang may maglanto na aircraft na malalaki. Mm-hmm. Well, medyo mahaba-haba pa pong usapin itong issue ng West Philippine Sea. In the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Professor Clarita Carlos. Thank you, ma'am. Good morning sa inyo. Lumabas yung Arbitral Award, July of 2016. Sabi ng China, that is just a scrap of paper. We will not follow that, null and void yan. Eh, ito naman si Presidente, ineko niya. Kumampi siya ngayon sa China. Nirepeat niya ang sinabi ng China. Sabi niya, piece of paper lang yan, scrap paper yan. Tatapon ko yan sa wastebasket. Masahol pa siya. Tatapon niya sa wastebasket. At least yung China, sabi lang null and void. Pero ang meaning yan, kumampi siya sa position ng China as against the Philippine position. Kasi ang position natin, that is valid. That is binding on China. Hindi lang scrap of paper yan. Kasi order yan ng arbitral tribunal. Kasi under UNCLOS, pag pumirma ka sa UNCLOS, pumirma ang China, pumirma tayo, nakalagay doon, you agree to abide, to comply with the decision or arbitral tribunal. So, nangako ka na susundin mo yung arbitral tribunal pag may kaso. Eh, yung China, hindi sumunod. They are called what we call now, rogue state. Rogue kasi hindi sumunod sa international law na pumirma naman sila. They signed the treaty. So, ito naman si Presidente, kumampi sa kanila. Eh, anong klaseng Presidente yan? Eh, alam mo, may doctrine international law. Pag yung Presidente magsalita in a dispute that is against his own country, that is binding on his country, if the other side will accept. Eh, delikado yun na pag ngayon sasabihin ng China, agree kami kay President Duterte na yung arbitral award na yan, scrap of paper yan, dapat ibasura niyan. Sasabay kami sa kanya, babasura na natin. Eh, agreement na yun. Binding na yun sa atin. Later on, yung sunod na presidente, pag i-enforce niya, sasabihin ng China, inabandon na ninyo ito eh. Yung presidente ninyo noon, inabandon, valid yan. Pag dadalay natin sa arbitral tribunal, malaki yung kanilang abante sa atin. Kasi we already abandoned it. Under international law, binding yan sa Pilipinas. So may malaki na yung pahayag na yun. Yung few sentences na yun, ang laki ng implications sa hinaharap natin at sa mismong claim natin, actually, matatawag ba yung claim? Sa karapatan. Karapatan na yan. Hindi lang claim yan. Karapatan na yan. Affirmed na yan. So, okay. Binitawan niya itong karapatan natin. Binigay niya sa China. Yan ang epekto niya.
So, pag yung, let's say, the next president now will assert the ruling, we go to the tribunal, sasabihin ng China, depends nila, oh, inabandon na ninyo ito, valid itong abandonment kasi under international law, yung salita ng presidente, binding on the country if it is adverse, it is an admission against interest. Now, again, sa batas eh. Admission against interest is binding on you. So, eh, sa mga ganitong pagkakataon, justice, ano, posible kaya? Kasi merong mga eksperto rin na nagsabi. With the, yung pronouncement ngayon ng isang pangulo ng Pilipinas, which seems to others na hindi pa po sa interest ng sarili niyang bansa, eh, liable kaya siya pag nawala na siya sa puti? Well, of course, maging liable yan. Pero Henry, I'm not looking at his liability. I'm looking at kung ano yung mawawala sa atin. Napaka-importante yung oil and gas. Napaka-importante yung isda. Wala akong pakialam kung makulong siya o hindi. That will not improve our situation. That will not improve the situation of the Filipino. Kailangan mahinto ito. Bawiin niya dapat yon. Sabihin niya, joking lang siya. That is the time for him to say now. Okay. Joking lang siya. Dapat sabihin niya. Oo nga. Joking lang. Okay, may tanong po rito si Gabriel Santos. Ang kanyang tanong, did Duterte have any power at all to turn over control of the West Philippine Sea to China or any foreign country? Henry, wala. Wala siyang poder to cede, to waive, to give away sovereignty or sovereign rights. Hindi niya pwede gagawin yun kasi yung sovereignty and sovereign rights, ang Filipino people lang ang pwedeng mag-give up yan. And that can be given up through a referendum or if there is a law. Kasi yung law, batas yan, that's made by the... But ang batas ay gawa ng mga representatives ng Filipino. So, dapat may batas to give it away. Eh wala namang batas at saka hindi naman papasayan sa Senado eh. Bakit nila pamimigay ang West Philippine Sea? Ang pwede lang pamimigay yan, yung tao na nagmamahal kay President Xi Jinping. Isa lang tao sa Pilipinas na nagmamahal kay President Xi Jinping. Si President Duterte. Siya lang nagsabi yan eh. I love President Xi Jinping. Follow-up question ni Caverhel. Does that mean the act is treasonable? It is contrary to, kasi yung treason, Henry, technical term yan that happens only pag may gera in time, in wartime. But that definitely is against national interest. Yan, betrayal of public trust yan. Sigurado ako.